talento at determinasyon. Ano, sweet ka sa akin, pero sweet ka rin sa ibang lalaki. Pwede kong ibenta ang katawan ko for all I care. Kung nararamdaman yung emosyon dun sa linya. And cut. Mga bagay na bitbit ng 18 aspiring Gen Z artists na sumabak sa masusing mga mata ng tatlo sa batikang direktor ng industriya. I look for actors, not celebrities. We want to bring the best out of them. Ang dating pangarap, ngayon ay totoo na. Sila ang nabigyan ng spotlight na mapabilang sa pinakabago at pinaka-inaabang Gen Z-oriented series. Di ba yung delikado? Alam pa ng pamilya mo to? Trabaho lang yun, Jiggs. First kiss ko kasi yun. Pwede naman ibenta ang katawan ko for all I care. Sabay-sabay nating silipin ang paghahanda at mga behind-the-scene ganaps kasama ang ating Gen Z fam. Dito pa rin sa Project Zoomers, The Search for the Next Gen Z Stars. Matapos ang mahabang proseso ng auditions at pagpili sa cast, ay sumailalim sila sa isang script reading kasama sina Direk Chad, Direk Ted at Direk Lauren. After his into her, ngayon lang ulit ako makakapag-script reading ng gano'n. Exciting yun na makita yung mga castmate ko. Especially yung isa sa mga instructions was dress up as your character. Makita ko si Ralph, naka-ano siya, naka-khaki na pants. Mukha talaga siyang school president, gano'n. Si Luke naman, naka-hoodie lang, alam mo yun, kokoy, comfortable lang palagi. Super na-happy ako kasi parang hala, nabubuo na talaga kami. So, excited ako at that time na mag-taping na. OMG! Reading pa lang yan, ha? Pero low-key excited na rin ako sa taping. You know what? Sa giling sikap nila, hindi production, right after the story and script reading, nag-bonding sila sa bahay ni Harvey. And they were all there. They got to bond. Super fun. So, nag-dinner lang kami sa bahay ni Harvey, tapos nagkwentuhan. Naka-help talaga din siya mag-build ng friendship namin and para mas maging comfortable kami sa isa't isa. Alam nyo, G naman ako dyan, eh. Pati nyo ako in-invite. Dampo ako, char. At sa wakas, matapos ang preparasyon, ay simula na ng taping ng Zoomers. Go Gen Z fam! Nung first day of taping, I felt very nervous kasi first ever project ko to. Nakabahan ako ano ba mangyari sa set. Pagkatapos ng first scene, parang na I felt confident na. More on excited. Excited ako sa mga eksena and makasama yung mga cast. Kasi syempre, kahit work, syempre magkakaroon ka ng circle of friends na bago. Hindi ako super comfortable or chill-chill lang nung unang araw. Kasi sa akin may kaba pa rin. Kasi actually, first video role ko siya under ABS-CBN. So, gusto ko talagang mabigay yung best ko. Na-pressure rin ako ng onte. Kinakapa mo pa character mo. Hindi mo pa alam kung ano yung timpla o yung tempo ng chemistry ninyo as a cast. Siyempre po, nakatulong naman po yung mga castmates ko. And of course, working with Direk Chad po, napaka-collaborative niya. He's gonna help you out, really push you to bring out the emotion that he needs. It was very light and fun set. Siyempre, I wanted to push them more. I wanted to, diba, to see their full capacity. And I wanted to guide them more based on the footage I got and their performances. And I'm happy with it naman. Ngayon pa lang, excited na ako! Pero dahil generous ako, eto pa ang ibang BTS ng Zoomers taping. Kaya naman, let's watch this! Welcome sa Day 3 taping ng Zoomers! So far, so good dahil ang ganda namang nangyayari, nagiging close ko yung mga cast and super, super happy ko na si Direk Chad yung naghumawak nitong show dahil siya rin yung humawak sa Hidden Tour. So, halos lahat ng team dito kilala ko. Tara guys, samahan niyo ako sa aming taping for today. Mukhang ready na nga ang set! Eh, kamusta naman kaya ang mga tropa kong Gen Z artist? Nakasalukuyang naghahanda. Hi guys! I'm Zabel Lamberth and ang character ko dito ay si Beth. So welcome to the girls' dressing room! So eto, medyo nag-rush kaming lahat. Yung iba nag-script reading, yung iba nag-aayos ng clothes and makeup kasi malapit na ulit yung shoot. So bababa na ulit kami in a few minutes. Glow up check? Fit check? Ang gaganda at kagwapo talaga ng mga batang ito! Manang-mana sa akin! Uy! Sure! Naku! Mukhang magsisimula na ang eksena! Ayan na! Rolling! Motor! Rolling! And! Action! Yeah.
I love the vibe! Nakaka-proud naman ang Gen-Z kada natin. Ganito rin kaya ang feeling ng isa sa ating bida na si Harvey? Siguro, motivational para sa akin kasi seeing how much sina Direk Loren, Direk Chad, Direk Ted are investing into this project and to us, Zoomers, parang nakakapuno ng puso seeing how much they're trusting us with this project. So, I guess one of the things that I worked on with my character Jiggs was yung enthusiasm niya as a character, enthusiasm niya for filmmaking, and yung compassion niya for his friends and how he wears that on his sleeve. Jiggs kasi is different from most of the characters that I have played. Most of the characters kasi na I play are medyo mabigat yung trauma, medyo heavy yung pinagdadaanan. Hard worker naman ang ating bida. Eh, ano naman kaya ang say ni na Direk sa kanya? Siyempre, Harvey, wala, no doubt naman ako ever since kahit naman no going in. Harvey is Harvey, so napo-pull off naman niya yung character. Si Harvey naman talaga is a very creative person. He's actually a student filmmaker. So, alam mong in love siya sa process. Sa buong filmmaking process, so yun naman yung na-appreciate ko sa kanya. So, the role fits him to a T. Parehas na ni Criza, parehas ng magaling na artista. Ngayon, magpakilig kayo. No, Direk! For sure, may spark silang dalawa! Diba, Harvey? Something na nangyari sa taping na hindi ko makakalimutan is siguro yung kilig scene namin dalawa ni Criza. I think that was very important for me to nail. Oh, diba? Unforgettable na. Important pa ang scene with Criza. Ay! Dahil yun nga, yung characters po namin ang pinaka-focus in terms of the love story ng Zoomers. But when we did the scene, nung nagsagutan na kami dalawa ni Criza, nung ginawa namin yung eksena, parang, okay, may something, diba? It works. We're able to bounce off of each other naman pagkailangan, nakakapag-deliver naman kami. Nga si Luke, sinasabi nga sa akin ni Luke na kinikilig siya nung... Ayan, sila dalawa ni Ralph, kinikilig daw nung nangyayari yung eksena. So it was nice to hear that among the cast. Parang ako rin, kinikilig na. Si Criza sa set, very light, I would say. Very light siya kasama. It was great being able to talk to Criza about the characters. Kasi kita ko naman na very focused siya on the job. Very committed siya sa role niya. I am also very committed sa role ko. And very important yung show na to sa akin. And I also feel like important din to sa kanya. So it's nice having an on-screen partner na parang is trying her best like I am to understand her character and making sure na we deliver the best that we can. I think Harvey Criza stan na ako. Nag-uumapaw ang chemistry nila. Right, Criza? Yeah. On cam, na-impress talaga ako kay Harvey nung first scene kasi walang linya yung first scene namin yung unang-unang eksena na kinuhanan. Pero nung ni-review namin, sobrang galing ng rehistro ng mata niya sa camera. So talagang sabi ko na magaling talaga siya. Kumbaga alam niya talaga paano nag-work yung acting. So yun yung naging impression ko sa kanya. Pero comfortable naman kami sa isa't isa. Okay naman. It's just that ano lang muna. Hindi ko alam sasabihin. POV, yung friend mong namimilipit sa kilig. Char! Kasi matagal na rin kami magkakilala and syempre friends na rin kami before pa. So super gaan naman din niya katrabaho and very very professional. Yung mga napapag-usapan namin is very personal stuff. Natutuwa rin ako kasi napapagkatiwalaan niya ako sa mga bagay-bagay sa life, yung mga gusto niyang ikwento sa akin, and me as well sa kanya. Yun rin yung nakakatulong para maging mas comfortable kami sa isa't isa. Ayun naman pala! Note, Criza! Charot! Parang magandang pairing yung dalawa. They're both good actors individually. And so, if they can work out this parang tandem, I predict bigger things will happen to them. I've worked with Criza a number of times already. Pero syempre, parang ba, iba kasi yung character niya here from the characters we've portrayed together. This is a different side of her. Happy ako na nabibigyan ng ibang atake ni Criza yung character. Slay! Good job, Criza girl!
So far, ang Zoomers taping experience for me is very fun. Habang tumatagal, napapansin ko na mas nagiging close kami, mas nagiging malapit kami sa isa't isa. And sobrang excited na ako kung ano pa yung mga parating para sa amin. And sobrang happy ko rin na ang daming nabigyan ng chance ng show na to. Kaya gusto ko rin talaga na mabigyan ng justice yung show na to kasi gusto ko na makilala pa sila lalo, kami lalo. Gusto ko na talagang ma-showcase nila lalo yung talent nila. We worked hard on this. Nakikita ko naman sa cast talaga namin. Talagang binababad namin yung sarili namin sa project na to. And excited ako makita ng mga tao yung pinaghirapan namin. Ang pinaka-aabangan nila sa Zoomers is syempre number one, it's a Gen Z story. Maraming kabataan na makaka-relate dito. And also, hindi lang to about sa pagiging bata. Nandito rin yung friendship, nandito rin yung trabaho, yung passion. And syempre, sa amin ni Harvey, aabangan nyo rin yan, of course. Abangan nyo na lang yung Zoomers kasi exciting tong project na to for us. And sana syempre magustuhan nyo yung project na to. Nabitin ba kayo, kapamilya? Don't worry dahil marami pa kayong aabangang behind the scenes at exclusive ganaps ng newest Gen Z kada. Sama-sama tayong ma-attendance check bukas here on Project Zoomers, the search for the next Gen Z stars.